Hi guys, good morning. Hanggang ngayon, sobrang masaya ako dahil may nag-i-inspired sa akin. By the way, before everything, magpapasalamat pala ako sa dalawang best friends ko, which is Dexter alias Lalaine and John Michael Reyes. Thank you so much both of you, kasi you know what guys, sila ang nag-push sa akin na talagang kailangan kong mag-take ng Life in the UK test. Kasi sabi nila, if you're not gonna take the Life in the UK test, by next year, you need to go home. You need to go back to the Philippines. Pero sabi ko, this is my dream to live in London, in UK. Sabi ko, hindi ako uuwi. Walang uuwi. Hindi nila alam na nag-take ako ng exam yesterday. And then, I'm surprised kasi sabi ng woman, sabi niya, oh my God, na-surprise siya kasi sabi niya, nakapasa daw talaga ako. Sabi ko, wow, parang naiyak ako. Sabi ko, thank you so much talaga sa dalawang ate ko kasi talagang pinush nila ako. Kasi nakita ko talaga na, you know what, ang tunay na kaibigan, kahit anong mangyari, kahit may problema ka, talagang nasa likod ko sila. Nagpapasalamat ako, you know what, mawala na lahat. Kahit jowa ko, charot, mawala na lahat. Basta kayong dalawa, nandyan, happy ako. Hindi ko kayo ipagpapalit. I love you, both of you. And to all my followers, sorry kasi hindi na ako gumagawa ng video. Nakita niyo naman ang lola niyo, in love daba. Sarap ba naman ang jowa ko, 'di ba? 'Di ba? Ang hirap-hirap kaya magka-jowa. Tsaka higit sa lahat, minsan ang hirap maging maganda. Sarili kong buhok na aapakan ko, ang sweet. Ang sarap. Ay, ang sarap. Grabe. I'm off to work by the way. Naka-holiday kasi ako for 2 weeks. Ngayon lang ako nag-work, nagsumbrero naman ako ngayon. Tapos naman, bulag-bulagan ng drama ko, diba? Namiss nyo ako, namiss ko kayo guys. Pasensya na kung hindi ako nagagawa gano'n ng video kasi medyo nag-vave ako. Kasi nga, syempre may jowa ako. So, mahal ko naman ang jowa ko. Mahal na mahal. Ay, ang sarap, grabe. Ay, nako. Baby, for sure you're gonna watch this video. I love you. And I miss you. So very soon, babe. Ay, ang ganda ko. Hindi na ako pwede mag, how much? How much, sir? How much? Bibili lang talaga ako ng ganda. Ipapakain ko ang ganda sa mga haters ko. Ma-experience lang nila. Maging maganda. Maging sexy. Bakit napaka-bitter ng buhay nila? Ang saklap. Ang iba tinadamay pa ang Diyos. Hindi matanggap. Kami, kahit bakla kami, may respeto kami sa Panginoon. Hindi namin lagi dinadamay ang Panginoon. Tsaka walang masama ang umibig. Kung mapalalaki, babae, babae sa babae, or lalaki sa lalaki, that's normal guys. Ito na ang henerasyon natin. Ito na ang realidad. Wag nyo na kaming pintasan or mag-comments ng mga kung ano-ano pang negative. Kasi at the end of the day, isa lang ang paruruna natin. Magmahalan tayo. Maging masaya. Kasi ang buhay natin isang beses lang dito sa mundo. Hindi ito pa ulit-ulit. Ngayon, kung ipipilit mo ang sarili mo sa babae pero alam mong bakla ka, magiging masaya ka ba? Ha? For the rest of your stay here in the earth? Hindi, di ba? So all you have to do, magpakatotoo ka. Kung sinong mahal mo, yun ang mahalin mo. Sabi ko, di ba, paulit-ulit sa inyo guys, hindi mo pwedeng i-please ang sarili mo, or hindi mo pwedeng isaalang-alang ang kaligayahan mo para sa iba. Always remember that you need to do something first for yourself before the others. Kung hindi man sila masaya sa gagawin mo, wala silang pakialam. Dead ma, wala kang pakialam. Ang mahalaga, ikaw ang masaya. Ang pinaka point ko dito, kailangan mo maging masaya. Kasi ang sarap mabuhay, ang sarap lalo na pag may nagmamahal. Charot. O isipin mo, magkaroon ako ng jowa, babae, bakla ako. Ano mangyayari sa buhay ko? Peligro, 'di ba? Bangungot. Gising ako pero binabangungot ako, 'di ba? Kasi hindi ako para sa babae. Para ako sa lalaki kasi in short, bakla ako. 'Yun lang 'yon, 'di ba? Ngayon lang ako nag-video na ako mag-isa kasi wala ang jowa ko. Gusto niya lagi daw nasa video din kasi siya. Mag-artista ka na rin kagaya ko. Alam ko for sure pinag-uusapan na naman ako ng mga beke sa Pilipinas. Day, kung nakikita mo ngayon ang mukha ko, try mo maging ako. Try mo maging maganda. Tangina. Tawid na muna ako. Tawid. Tawid. Ang sagasa. Pag nagasagasaan, iiyak si jowa.
maganda naman kasi talaga ako, pero sobrang happy ako kasi bakit? Siyang nagmulat sa akin na maganda ako, si Sirisoy na ako. Kasi akala ko mga lalaki, Diyos ko, padamihan lang naman ng mga lalaki na meet na hot. Diyos ko, numero uno ako dyan. Ako ang tinatawag dito na front runner. Kung sa Miss Universe, ako ang front runner dito. Pangalawa si John, pangatlo si Dexter. Pare-pareho na yan. Mga ate ko yan, mga front runner yan, mga eksenadora yan. Mga tinatawag na dark horse. Ako talaga front runner, sure bull yan sa top 3. Hindi ako mawawala. Nakita mo naman, diba? Pero ngayon, behave na ang buhay ko. Bawal naman lalaki. Kasi nga, pag nanlalaki ka, ending na naman relasyon. Diba? Basta sa ngayon, ini-enjoy ko lang. In the future, as I said before, kung masasaktan man siguro ako, I don't give a shit. Lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo nagmamahal. After how many years, ngayon ko na naman na-experience na may isang taong nagmahal sa akin, nagpahalaga sa akin. Ang pinakamahalaga ngayon, masaya ako, sobrang masaya ako kasi may nagpapasaya sa akin. So, yun lang yun. Napaka-simple ng buhay, napaka-short ang buhay. So, i-enjoy ko lang ang moment na to. Just in case in the future masaktan ako. Bakit? Ako lang masasaktan dito? Masasaktan din naman siya, no? Ang hot, ang sexy ko din kaya, no? Bakit siya lang maganda? Charot. I love you guys. Malapit na ako sa train station. See you soon and miss you, babe. Love you. Bye-bye.